Hello mga sir, sa inyong episode ng aking vlog, papakita ko sa inyo kung paano magpalit ng brake shoe or kung paano maglinis ng drum brake ng ating mga scooter mga sir. Pero bago ang lahat mga sir, shoutout po muna tayo. Please subscribe din sa kanilang mga channel sa mga sinashoutout ko mga sir. Yan mga sir, shoutout nga pala kay Sir Boss Jan TV, kay Sir Adonis Delbo Jr. Shoutout sa iyo dyan sir from Valenzuela City. Shoutout din kay Sir Miami Moto. Shoutout kay Sir Mio Moto Vlogs. Kay Sir Ronelo Dantes. Kay Lester Santos. Shoutout din sa iyo sir. Shoutout din kay Ma'am Yula Manintim. Tsaka shoutout din kay Sir Billy Batugan. Bali yun lang mga sir. Bali ngayon mga sir, ang pag-uusapan natin is paano magpalit or maglinis ng brake drum, yung preno sa hulihan mga sir. Sa gantong paraan, malilinis natin siya, mapapalakas natin yung preno natin at matanggal yung ingay. So, tamang-tama ito ngayon tag-ulan mga sir, kailangan natin to kasi madulas ang kalsada. So, kailangan natin ma-maintain na malinis yung pinakang drum brake natin mga sir. Bali, basic lang to mga sir, ipapakita ko sa inyo kung paano ito gawin. Pisahan na natin. First tip natin mga sir is gagamit lang tayo dito ng 12mm na socket or yung parang letter T or letter Y na tool mga sir. Ang unang step natin mga sir is tatanggalin natin yung pinakang tambutso nya. Isa sa taas, isa sa baba. Bali, luluwagan lang natin siya mga sir. Tapos, huwag muna natin siya diretso hugutin. Pag naka-stack pipe ka, kailangan mong tanggalin yung pinakang dulo ng pinakang elbow niya, yon. Mas madali ito tanggalin sa ilalim kung naka-side stand yung ating mga motor mga sir. Bali yung pinakang elbow niya, may nut doon sa dulo mga sir, kailangan din natin tanggalin yon. Karamihan para sa mga hindi pa nagpapalit ng tambutso na Mio, ganito ang gagawin natin mga sir. Pero kung pag naka chicken pipe ka, kahit yung dugtong na lang yung tanggalin mo, okay lang. Ang pihit lang nun mga sir is pa counterclockwise o paluwag. Yan mga sir, after na natin matanggal yung apat na tornilyo nya, daan-daan na natin pwedeng baklasin yung pinakang isang buong tambutso. After na natin matanggal mga sir yung pinakang isang buong tambutso, gagamit naman tayo ng 22mm na socket. Bali, ang diskarte dito mga sir, pagtanggal nito, gagawin natin, isa-side stand natin yung motor. Naka-side stand siya, tapos yung manibela nakakabig pa kaliwa mga sir ha. And then yan, ipapasok na natin yung pinakang tools natin na 22mm. Pupukpukin lang natin yan ng ano. Pwede yung martilyo, pero mas maganda kung meron kayong yung ginagamit na martilyo ng mga mekaniko, yung goma yung dulo. Yan mga sir, after natin mapaluwag na siya, pwede na natin siyang ikutin ng kamay. Meron siyang ano dyan mga sir, may washer siya. So, ingatan nyo mawala yun. Magkatabi yung kasama ng nut. Yan mga sir, after nyan, matanggal natin yung nut.
Hihilahin lang natin yung mugs dahan-dahan, mga sir. Ngayon, may case na hindi matanggal yung mugs natin. So, ang gagawin natin, mga sir, pag tumigas siya, hindi matanggal, pwede nyo isprayan ng WD-40. Bali, yung pinakambakal niya na pinagkakabitan ng mugs, kinakalawang yan, mga sir, WD-40 lang ang katapat nun, mga sir. Isprayan nyo lang na isprayan. May hila nyo yun, mga sir. So, after natin matanggal, mga sir, malolocate na natin yung pinaka drum brake natin. Bali, ito yung nagkukos ng ingay, mga sir. Kailangan natin linisan to. Pag nabuksan na natin siya, luluwagan na natin yung pinaka nut sa ilalim. Yan yung preno sa likuran, bandang kaliwa, mga sir, na lever. Para mas madali natin mahila yung pinaka drum brake. Ang pagtanggal niya, mga sir, is hilain nyo lang sa ilalim, dahan-dahan, pataas, mga sir. After natin matanggal yung drum brake, mga sir, ang next step natin is lilinisan natin siya ng gas o kerosene. Unang lilinisan natin yung pinakang pinagkakabitan ng drum brake. Gagawin natin dito, mga sir, isprayan lang natin to ng gas o kerosene. Tapos gagamitan natin siya ng lumang toothbrush, mga sir. Yan, mga sir, after natin malinis yung pinakang pinaglalagay ng drum brake natin, papatuyuin lang natin yan, tapos pwede natin siyang punasan ng lumang basahan, mga sir. Next step, mga sir, is lilinisin naman natin yung pinakang drum brake. Bali, babrasin nyo lang siya, yung pinakang sulok-sulok niya, para matanggal yung pinakang mga grasa niya at saka likabok. After nyan, mga sir, lilinisan din natin yung isa pa. Same procedure pa rin, babrasin lang natin. After natin malinisan yung pinakang drum brake natin, mga sir, next step yung mugs natin. Sa paglinis nun, mga sir, same procedure pa rin. Gagamit tayo ng kerosene tapos lumang sipilyo, mga sir.
pwede kayong bumili ng papel de liha, mga sir. Gumamit kayo ng 300 yung gas pang niya. Lilihain nyo siya pa kontra, mga sir. Palihis. Basta gumaspang lang, mga sir. Magiging makapit yun, tsaka mawala yung ingay ng ating ano, mga sir, drum brake. After nyo maliha, mga sir, punasan nyo uli ng basahan na may kerosene. Tapos okay na yun, mga sir. Sa pagbalik ng drum brake, mga sir, madali naman siya, may pattern naman siya. Yung sa kabilang dulo ng drum brake is bilog. Sa kabila naman is pahaba. Yan, mga sir, after natin makikabit yung pinakang drum brake niya, next step, mga sir, is lalagyan natin ng grasa yung pinakang kabitan ng ano niya, ng mugs. Balik ang tirang din lalagay natin dito, mga sir. Bali yan, mga sir, okay na yan. Pwede na natin isalpak yung mugs. Huwag natin kalimutan, mga sir, yung washer, tapos yung pinakang nut niya. Bali, ang paglock niya, mga sir, is pataas ang pihit, mga sir. After natin mahigpitan yung mugs, mga sir, bali okay na yun. Ibabalik lang natin yung tambucho. Same procedure pa rin kung paano natin siya binaklas o tinanggal, mga sir. Bali basic lang po ito, pero napaka-importante yung maintenance sa ating mga motorsiklo. Bali yun lang, mga sir. Maraming salamat sa panonood ng aking video. Abangan nyo na lang po yung susunod kong DIY tutorial, tapos mga vlog, mga sir. Maraming salamat sa panonood ng aking video at ride safe sa lahat.